Sa mundo ng fairy tales ay may isang ogre ang kinatatakutan ng lahat at gusto lang nito ang mamuhay ng mapayapa at mag-isa sa kanyang swamp. Pero nung nagsipuntahan ang lahat ng fairy tale creatures sa kanyang lugar, ay napilitan siyang makipagsapalaran para iligtas ang prinsesa na binabantayan ng isang dragon. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Shrek. Nagsimula ang pelikula sa pagbukas ng pinto ni Shrek, at nagpinta siya sa karatula para ilagay ito sa harap ng bahay niya. May mga grupo naman ng mga kalalakihan ang nagpunta sa kanyang lugar at napansin agad naman ito ng bida na paparating na sila. Palihim na lumapit ang mga ito sa damuhan at balak sana umatake. Pero tumawa lang sa likuran nila si Shrek at sinabing malaki ang pagkakaiba ng giant kaysa sa ogre. Natakot ang mga ito kaya umaatras sila, habang pabiro na sinasabi na kung ano ang ginagawa niya bago kainin ang mga taong katulad ninyo. Pagkatapos ay sumigaw siya ng napakalakas, kaya agad namang nagsitakbuhan ang lahat papalayo. Samantala, inaaresto ang lahat ng mga fairy tale creatures sa buong kaharian sa kautusan ng malupit na hari. Isa na rito ay si Donkey, na tumitingin sa kanyang paligid sa paghuli sa iba. Nagmakaawa siya sa kanyang amo na huwag siyang ibigay pero nagalit lang ito sa kanya. Tinanong ng kawal kung anong meron siya at sinabi ng matanda na ito ay nagsasalitang donkey. Ayaw maniwala ng kawal kaya hindi ito binigyan ng gantimpala. Pinilit na ngayon ng amo na magsalita ang alaga pero hindi niya yun ginawa. Sa pagpapaalis sa matanda ay nasipa nito si Tinker Bell, na siyang bumagsak naman kay Donkey at himalang lumilipad na ngayon siya sa ere. Tuwang-tuwa ang bida at sinabi sa kanila na hindi na nila siya maaaresto. Pero nahulog lang ito pagkatapos, kaya sinimulan na lang niya na tumakbo sa may gubat. Sa pagmamadali, ay nabunggo niya si Shrek at sinubukan rin niyang magtago sa likod nito sa mga humahabol. Binanggit na ngayon ng kawal na sa utos ng kamahalang Farquaad, ay otorisado silang arestuhin silang dalawa. Nilapitan siya ng higanteng ogre samantalang iniwan naman ito ng kanyang mga kasamahan. Nagmadaling tumakbo kaagad ang kawal at nabilib sa kanyang sobra si Donkey. Pero nainis lang sa kanya si Shrek at sinabihan na pwede na siyang umalis ngayon. Sa halip ay pursigidong sinundan pa rin ito ni Donkey at salita ito ng salita sa kanya. Tinanong ng bida kung sino sa tingin nito ang kaharap niya ngayon, at dinagdag na ako ay isang nakakatakot na ogre. Bale wala lang ito kay Donkey, pagkatapos ay nakarating na rin sila sa bahay ni Shrek. Napansin ng buriko ang mga karatula sa paligid at sinabi ng bida na gusto niya ang kanyang privacy. Pagkatapos ay nagtanong si Donkey kung pwede ba siyang tumira sa bahay niya pero tumanggi si Shrek. Nagmakaawa ulit sa kanya ang buriko hanggang sa napilitan na lang siyang pumayag. Kinagabihan habang kumakain ng mag-isa, may naririnig ang bida kaya pinagalitan nito si Donkey. Tumingin siya sa ilalim ng lamesa, hanggang sa nagulat na lang siya na may daga sa ibabaw ng hapag kainan. Bulag ang mga ito kaya natapon nila ang mga pagkain, sumunod ay nagpakita ang pangatlo at natapunan siya ng gravy sa mata. Kinuha niya ang mga daga at tinanong kung anong ginagawa nila dito sabay sa pagtulak sa kanya ng kama ni Sleeping Beauty. Pagkatingin naman niya sa kama niya ay nandun din ang Big Bad Wolf, kaya binuhat niya ito para ihagis sa labas. Pagtingin niya sa labas ay wala na ang dating mapayapang lugar at napuno ito ng isang barangay ng fairy tale creatures. Nagparking din ang mga witches ganun din sa pagtawag ng maraming daga ni Pipe Piper. Bumulusok sa galit ang bida sa mga ito, pagkatapos ay sinubukan niya silang paalisin. Umalis sila pero pumasok naman sa loob ng bahay niya. Ipinaliwanag ng puppet na napilitan lang silang magpunta lahat dito dahil wala na silang ibang mapuntahan. Dinagdag ng baboy salamat kay Lord Farquaad ay binigyan sila ng eviction notice sa kaharian. Kaya sinabi ni Shrek na siya na mismo ang kakausap kay Lord Farquaad para ipag-utos na paalisin kayong lahat sa lugar ko. Sa halip, nagdiwang ang lahat at binigyan pa siya ng kapa dahil may titirhan na sila ngayon kahit pansamantala. Sinabi rin ni Shrek na isasama rin niya si Donkey. Sa madilim na kastilyo, ang duke na si Lord Farquaad ay kinausap si Gingerbread na pinaliguan ng gatas. Nagalit itong tanungin kung nasaan na yung iba pang fairy tale creatures pero tumangging sumagot ang tinapay. Bigla namang may pumasok na kawal at sinabing nakuha na nila yung bagay na yon. Ipinakita ito sa duke at isang mahiwagang salamin ang tumambad sa kanila na may maskara sa loob nito. Isa itong magic mirror sabay sinabi ni Gingerbread na huwag daw itong magsumbong. "Mirror, mirror on the wall," sabi ng duke, "is this the perfect kingdom of them all?" Sumagot ang salamin na hindi daw siya hari kaya technically hindi ito kaharian. Isang kawal ang nagpakita na binasag ang maliit na salamin, kaya nagmungkahi agad ito na pwede pa siyang maging hari,
Ang kailangan niya lang gawin ay magpakasal sa isang prinsesa. Isa-isa na ngayong ipinakilala ng Magic Mirror ang mga eligible na mga dalaga, at ang una ay libangan niya ang maglinis at maghugas ng plato para sa dalawa niyang evil stepsisters. Siya ay walang iba kundi si Cinderella. Pangalawa ay nakatira kasama ng pitong mga duwende. Ang kailangan niya lang gawin ay bigyan ito ng isang halik para gumising. Ito ay ang magandang si Snow White. At pinakahuli ay isang redhead na binabantayan ng isang mabangis na dragon sa isang kastilyo na napapaligiran ng magma. Kailangan niya lang gawin ay iligtas ito sa tore at ito ay si Princess Fiona. Tinanong ang duke kung sino pipiliin niya at sumigaw ang mga sundalo na sexy daw yung pangatlo, kaya sumagot ang duke yung pinakahuli daw na prinsesa. Ipinakilala ulit ng salamin si Princess Fiona sa lahat. Ang kailangan na lang daw niyang gawin ay ang maghanap ng magliligtas dito sa dragon, kaya sinabi ng duke na magkakaroon sila ng paligsahan. Nakarating na rin sa wakas ang dalawa sa mataas na kastilyo, pagkatapos ay nagtanong sila sa isang maskot na natakot naman sa kanila. Pagkapasok nila dito, nagtataka sila kung bakit walang ni isang tao sa buong kapaligiran. Sabay napansin ni Donkey ang information booth kaya binuksan niya ito. May lumabas na mga puppet na kinakanta kung gaano kaperpekto ang syudad ng Duloc kumpara sa ibang bayan sa buong kaharian. Nagbigay din sa kanila ito ng kanilang reaksyon na larawan. Pumunta na ngayon sila kung saan nila naririnig ang ingay habang inaanunsyo ni Lord Farquaad ang pagsisimula ng kompetisyon. Lumapit ang ogre sa pinakagitna nito at nanahimik ang lahat, kaya pinag-utos na ngayon ng duke na kung sino makakatalo dito ay mananalo sa paligsahan. Nagbanta ang mga kalahok na kalabanin nito, kaya ang unang depensa ni Shrek ay paliguan sila ng serbesa. Tumulong din si Donkey sa paghulog ng drum sa mga kalaban at nakipag-wrestling naman ngayon ang bida sa mga kabalyero. Sorpresa namang natutuwa ang mga audience sa napapanood nila, at nagbigay ng iba't ibang posing ang bida dahil sa nanalo ito. Nagbago ng isip ang duke at hinirang na isang champion si Shrek sa buong torneo. Pero ang gusto lang ng bida na ibalik sa tahimik na kalagayan ang lugar niyang swamp, kaya nakipagkasundo sa kanya ang duke na pagkatapos niyang magawa yung quest ay gagawan niya ito agad ng titulo sa pangalan ng ogre. Paaalisin din niya daw ang mga fairy creatures doon promise. Ginawa nga iyon ni Shrek at kasama ng kaibigan niyang si Donkey ay naglakbay sila pareho sa iba't ibang lambak ng kaharian, hanggang sa marating nila ang bundok na may nakakatakot na mga ulap. Pagkaakyat nila dito, tumambad sa kanila ang isang mahabang tulay at sa dulo nito ay isang abandonadong kastilyo. Pumasok sila sa loob nito at walang meron dito kundi puro sira at gumuhong mga bato. Nagdesisyon ang dalawa na maghiwalay muna para mahanap ang prinsesa sa pinakamataas daw na tore. Naglagay ng helmet si Shrek sabay nahanap din ang tore na may ilaw sa loob. Samantala, natagpuan naman ni Donkey ang dragon at bumuga sa kanya ito ng apoy kaya siya napatakbo. Hinabol din siya ng dambuhalang dragon at nagbuga ulit ito sa kanya ng apoy na nailagan niya. Kakainin na siya nito pero iniligtas siya ni Shrek na ngayon ay kumikapit ng mahigpit sa buntot habang pilit na inihahagis siya. Sumunod ay lumipad siya sa ere at saktong napuntahan niya ang pinakatuktok ng tore. Natatakot naman na natrap sa gumuhong tulay si Donkey, at tumindig sa harap niya ang nagugutom na halimaw. Swerte namang nagamit niya sa tamang paraan ang pagiging madaldal nito at kung ano-anong papuri sa dragon ang sinasabi, na pinaniwalaan naman ng halimaw. Samantala, nakita na ngayon ng prinsesa ang knight in shining armor niya kaya kunwaring natutulog siya sa sandaling yun. Kinuha niya rin ang bulaklak para cute daw tignan. Lumapit si Shrek at pinagmasdan ang gustong humalik na prinsesa, pero inugyog niya lang ito para gumising na siya. Hinila niya ito mula sa kama nang makaalis na sila sa lugar, kaya naguguluhan si Fiona na sana ay romantic daw ang pagkikita nila ngayon. Pero ang importante lang kay Shrek ay ang mahanap ang daan palabas. At least gusto ni Fiona ang malaman man lang daw ang pangalan ng kanyang champion. Narinig nila ang sigaw ng dragon kaya nagulat ang prinsesa kung bakit hindi niya pa ito naililigpit. Tumakbo sila sa ibang direksyon para sagipin ang isa pang kaibigan. Yun pala ay nakikipag-usap ito sa halimaw. Hindi maitatanggi na nagugustuhan pala siya ng dragon pero ayaw naman sa kanya ni Donkey. Hahalikan na sana ito ng dragon pero nailigtas siya ni Shrek at ang nahalikan niya ay ang puwet nito kaya siya nagalit. May backup plan si Shrek at inihulog ang bakal na may kadena na napunta sa dragon, at nagmadali kaagad ang dalawa na tumakas. Para mas mabilis, binuhat niya si Donkey at ang sumunod ay si Fiona sabay nakilala niya dito ang buriko na nagsasalita. Sa wakas ay nakalabas silang tatlo papuntang tulay pero sinunog naman ito ng dragon gamit ang apoy.
Hahabulin pa sana sila ng halimaw pero hindi na ito nakaalis sa kadena. Pagkatapos ng lahat ay tuwang-tuwa ang prinsesa sa nangyari at personal na nagpasalamat ito ng mataimtim sa kanya. Ngayong natapos na ang adventure, pwede na daw niyang alisin ang helmet nang makilala ito ng maayos, na itinanggi namang gawin ng bida. Ikwenento ulit ni Fiona ang destiny nilang dalawa na kapag napagtagumpayan ng isang magiting na knight ang pagligtas sa prinsesa, ay magpapalitan sila pagkatapos ng mainit na true love's kiss. Natawa lang sa kanya ang dalawa sa pag-aakala niya na si Shrek ang kanyang true love. Ipinaliwanag ng bida na sigurado siyang hindi siya type nito, pero hindi yun pinansin ni Fiona at gusto niya lang makita ang kanyang face. Dahil sa mapilit ang prinsesa, tinanggal nga ito ni Shrek na ikinadismaya naman ni Fiona dahil sa isa itong ogre. Pasensya na daw at hindi Prince Charming ang dumating sa kanya, sabay binanggit din na si Lord Farquaad ang talagang may gusto na iligtas daw siya. Para mapabilis ang trabaho nila, pilit na binuhat na lang niya ang prinsesa at nagsimulang maglakbay ulit. Pagsapit ng paglubog ng araw, nagpumilit si Fiona na kailangan na muna nilang tumigil at magpatuloy na lang kinabukasan. Nakahanap sila ng maliit na kuweba sabay nagmadali siya na pumasok agad sa loob nito. Kinabukasan, kumanta ang prinsesa malapit sa ibon at kumanta rin ito. Sumunod ay nagpatuloy ang pinakamataas na noto ni Fiona sabay ang pagsabog ng ibon dahil dito. Kinuha niya ang mga itlog at niluto rin para ihanda sa kakagising lang na bida. Naglakbay ang grupo pabalik habang nadadaanan ang iba't ibang tanawin ng kaharian. Hinuli ng bida ang isang frog pagkatapos ay pinalobo ito. Si Fiona ay ganun din. Binigyan niya ng hangin ang ahas at ginawa itong balloon dog na ibinigay kay Shrek. Naglakad sila papalayo habang nagtutulakan. Pagsapit ng hapon ay kumain muna sila at nagustuhan ng prinsesa ang inihaw ng bida. Inalok din ito na baka minsan gusto niyang bumisita sa kanya sa swamp para matikman naman niya ang iba niyang masarap na luto. Ngumiti si Fiona at sinabing gusto niyang gawin yon. Di sinasadyang naging mas lalong mag-close pa ang dalawa. Magkikiss sana sila pero lumitaw si Donkey at sinabi na napakaganda ngayon ng paglubog ng araw. Nagpanik ang dalaga at gumawa ng dahilan para pumasok na sa loob ng bahay, habang naiwan sa labas ang dalawa. Pagkatapos ay pinilit ni Donkey na paaminin ang bida na may nararamdaman siya kay Fiona pero sumagot lang ito na hindi pwede, dahil prinsesa siya. Samantalang isa lang akong ogre sabi niya. Nalungkot ang bida at lumakad ito papalayo. Pagsapit ng umaga, may aaminin sana sa kanya ang dalaga pero sa hindi malamang dahilan, nagalit ito sa prinsesa. Tinawag niya pala si Lord Farquaad para sunduin na ito, at hinihingi na ngayon ni Shrek ang titulo niya sa duke na siyang tinupad naman. Pagkaalis ng bida, ay binuhat siya ng kawal para bumaba sa kabayo at nadismaya si Fiona habang nakatitig ito sa baba. Right on spot, nag-alok na agad ang duke ng kasal sa kanya na siya namang pagpayag nito. Sumigaw ang duke na magsaya at bukas na gagawin ang kasal, pero tumanggi si Fiona na gawin yun, at sinabing wag na silang maghintay at magpakasal na daw sila ngayong araw, bago sumapit ang gabi. Sinabi ni Donkey na wag niya daw hayaang mangyari yun pero nagagalit pa rin si Shrek. Dinagdag nito na babalik na siya sa dati nitong lugar na siya lang mag-isa at wala ng iba, dahil isa lang daw siyang ogre. Umuwi ang bida sa kanyang bahay na sobrang nalulungkot at nag-iisa ulit. Pagkalabas ni Shrek ay kinausap ulit siya ng masinsina ni Donkey at sinabing dapat ipagtapat nito ang nararamdaman niya sa prinsesa ng personal. Pero ikakasal na siya ngayong araw at magiging huli na ang lahat. Tumawa ang buriko sinasabing may paraan pa daw para makapunta doon ng mas mabilis. Sorpresa namang nagpakita sa itaas nila ang malaking dragon, natuwa si Shrek sabay sumakay sila pareha para lumipad papuntang Duloc. Samantala, ginagawa na ang seremonya ng pag-iisang dibdib ng dalawa sa simbahan, pero minamadali na ni Fiona ang pari sa pagsabi daw ng I do nila at natawa lang dito ang duke. Lumapag naman ang dragon sa tapat ng simbahan at nagsitakbuhan ang lahat ng mga bantay, habang ang dalawa ay nagmadali ng pumunta sa kasal. Maghahalikan na sana ang dalawa nang biglang pumasok si Shrek at sumigaw ng tutulako. Napatigil ang lahat habang dumadaan ang bida sa gitna ng hallway. Ininsulto ito ng duke pero nakiusap siya na gusto niya sanang makausap muna si Fiona. Sinabi niya na gusto ng duke na makasal sila para lang maging hari ito, na itinanggi naman ni Lord Farquaad. Dinagdag din ni Shrek na hindi mo siya true love. Ninerbius ang bida na magtatapat sana siya ng nararamdaman. Pero natawa ang duke sa kanya at hindi makapaniwala na ang ogre ay na-in love sa isang prinsesa. Sinabi ng karatula na tumawa daw at natawa din ang lahat ng mga tao dito. Nalungkot at nahiya ang bida sa nangyari, habang ang duke ay gusto nang tapusin ang kasal nila sa isang kiss.
Palubog na ang araw, umamin na si Fiona tungkol sa kanyang sarili at tumabi sa salamin. Sabay na balutin ito ng liwanag at usok, para ipakita ang tunay nitong itsura tuwing sasapit ang gabi. Isa palang ogre din ang prinsesa at nagulat ang lahat maging si Shrek. Galit naman ang umibabaw sa duke sabay inutos sa mga kawal na ikulong sila ngayon din. Humingi ng tulong si Fiona habang ang bida naman ay sinusubukang lumaban sa lahat ng nakapaligid dito. Sumipol si Shrek na nagsenyas sa pagpapakita ng dragon na agad ding kinain ang malupit na duke. Sa wakas, nagkaroon na ng lakas ng loob ang ogre na ipagtapat ang tunay nitong nararamdaman sa dalaga, sa pagsabi nito ng I love you. Naging masaya ang prinsesa sa kanyang narinig, dahil ganun din ang nararamdaman nito sa kanya. Nag-kiss ang dalawang bida at nagsenyas ang kawal ng reaksyon sa karatula na ginawa ng audience. Sorpresa namang lumulutang ang prinsesa at lumiliwanag ulit ito, dahil sa nahanap na niya ang kanyang true love kiss, mawawala na rin sa wakas ang sumpa. Sumabog ang liwanag at kumalat ito sa buong simbahan. Inaasahan ni Shrek ang transformation nito sa kanyang paglapit, pero nagtataka ang prinsesa na dapat daw ay magiging maganda siya. Sinabi ni Shrek na maganda pa rin siya hanggang ngayon. Natuloy ang kasal pero si Shrek at Fiona na ang nagkaroon ng happy ending at nagdiwang ang lahat maging ang magic mirror. Binago ng fairy godmother ang mga daga at ginawa itong karwahe na sinakyan nila. Habang nasalo naman ang dragon ang bouquet at ipinakita ito kay Donkey.